pa yung puting liwanag. Hindi na po niya ako sinusundo. Wala na po siya. Sabi ko sa'yo, di ba? Si Lola Doktor ang bahala. Si Lola Doktora, lagi mo sana akong maaalala. Tandaan mo, lagi kang nandito sa puso ko. Ako rin po, Lola Doktora. I heard you po. I heard you rin po. Thank you.
kailangang mangyari to. Things were just getting good between us. Bakit kailangan mo mawala agad? Doktor Alana, tumawag po si Mr. Jesus. Gising na daw po ang anak nyo. Ha? Paano nangyari yun? Hindi ko po alam eh. Nagising na lang daw po yung bata. Mom! Tita Kasi, this is a miracle. My mom saved her, Mom. Salamat po sa lahat. Kayo lang po ang tumulong sa akin. Walang-wala po ako ng pamilya ko. Kung hindi po dahil sa inyo, siguro sa kalsada na lang po kami pinulot. Hindi ko man kayo napasalamatan ng maayos, Doktora. Rest in peace po, Doktora. Your legacy will always be remembered. Heart, anak. Anak, you're awake. Mami Gia, sinuot ni Doktora. Nakita ko po siya. Nag-uusap po kami. Tapos, pumasok po siya sa paniliwanag. Alam ko, mahal na mahal ka ng lola mo. Sa inyong lahat. With your cooperation, naayos na lahat ng legalities concerning Heart. Kinikilala na ako ng korte bilang biological mother niya. Gia, wala naman dapat pagtalunan dun eh. Ikaw naman talaga ang inang ni Heart. Lahat ng legalities concerning Heart. Sisimulan ko na i-process yung mga papeles para sa alis namin. Alis kayo? Padali mo sa abroad si Heart? Jude, I hope you understand. Pagkatapos ng lahat nangyari, kailangan kong lumayo muna. Para buuin yung sarili ko. Para makalimot. Sobrang traumatic kasi yung ginawa ni Frances. Yung pagkamatay ni Mommy. And I don't think I can get over that kung dito lang ako sa Pilipinas. Naiintindihan kita, Gia. Pero bakit kailangan isama mo pa yung bata? Jude, ako si Heart. Nanay niya ako. At nawala na siya sa akin for a very long time. Gusto ko naman sanang makilala yung anak ko. Hindi naman pwede yun, Gia. Pamilya din kami ni Heart. I'm sorry, Jude, but I have to do this. Kung kailangan umabot sa korte, gagawin ko. Papaabuti mo ng korte? Hindi ka ba naaawa yung sa bata? Pagkatapos nung lahat ng pinagdaanan niya, gagawin mo to sa kanya? That's your choice, Jude. Pero alam ko, sa akin papanig yung korte. At her age, sa akin ibibigay si Heart. And I have a stable job. Good income. I can't think of any reason why hindi sa akin ibibigay yung custody ng anak natin. So, Jude, it's really up to you. Kung gagawin mo itong mahirap o madali para kay Heart. Either way, I'm taking her to London. Jude. Ilalayo ba talaga ni Gia si Heart sa atin? Papayag ba tayo sa gusto niya? Siyempre, Clara, hindi ko gusto yun. Pero tama si Gia. Sa kanya ibibigay ng korte si Heart. Ang mangyayari lang pag nilaban natin to,
Nahihirapan yung bata. Siguro, kaysa maipit siya sa away, tulungan na lang natin siyang tanggapin to. Alam ko mahirap, pero gawin natin itong sakripisyo para sa anak natin. Baka mamaya mapagod ka na naman. Okay lang po, Tay. Malakas na malakas na po ako. Tay. Oh, bakit anak? Bago po tayo umuwi, pwede po bang may daan na lang tayo? Ilayo niyo ako sa batang yan. Ibalik niyo ako sa selda ko. Gusto ko na po magpasalamat sa inyo. Hindi po dahil sa inyo, hindi ko po makikilala mga tunay kong magulang. Kayo po unang nakaalam ng tunay kong pagkatao. Maraming salamat po, Dok Francis. I'm sorry, Art. Pinapatawad ko na po kayo, Dok Francis. Naniniwala po ako na babait po kayo. May nagbago sa'yo, Francis. Parang hindi na ganun kabigat ang loob mo. Yaya, pinuntahan ako ni Heart Jesus sa lahat ng ginawa ko. Napatawad pa rin niya ako. Yaya, handa na akong magsisiya ng lahat ng ginawa ko. Ngayon ko lang nakita na ganito pala kagrabe yung nagawa kong kasalanan. Habang buhay na ako dito sa loob, siguro mas mabuti kung huwag mo na ulit akong dalawin. Ano ba yung sinasabi mo? Buong buhay mo, inalagaan mo ako. Pinagsilbihan. Siguro, ngayon naman, mas maganda kung makakasama mo ang pamilya mo. Bumalik ka sa probinsya ninyo. Bigyan mo ng oras ang sarili mo, ya. I don't deserve your love and devotion. Dito ang pamilya ko. Ikaw. Ang buong buhay ko, ibibigay ko sa'yo. Dahil yun ang gagawin ng isang ina sa kanyang anak. Patuhanin mo ko. May kasunduan kami ng dati mo na hindi ko aminin sa'yo. Palit ng pagpapahintulot niya sa akin na mapalapit sa'yo. Naalagaan ka at magbibigay ng pangalan niya sa'yo. Anak ka naming Albertus. Francis, ako ang nanay mo. Mami mo ngayon eh. Pero huwag kang mag-alala, ha? Isang araw pupuntahan natin siya. Okay po, tatay. Tara, kain na tayo! Kain na tayo! Ibig mo sabihin, pinatawad niya na si Doc Francis sa lahat ng kasalanan niya. Nagpasalamat pa siya. Napakabait ng anak mo, Clara. Iisip ko pa lang na kukunin siya ni Gia sa atin. Sobrang lungkot ko na. Ako din naman eh. Pero kailangan natin mag-sakripisyo para sa anak natin. Alam mo, Clara, kaysa isipin natin yan, mas mabuti pa siguro habang nandito si Heart. Lubos-lubusin natin yung oras na kasama natin siya.
cheers. Sarap! Tay, may airplane po. Gusto ko po sumakay doon. Huwag kang mag-alala, anak. Ha? Balang araw, makakasakay ka rin dyan. Sigurado yun. Mami Gia! Hi, baby. Anak, Heart. Dito ka muna sa mami mo, ha? Napapakabait ka dito. Kailan niyo po ko susunduin, Tay? Karahating mo nga lang dito. Yun na agad ang iniisip mo. Halika nga dito. Yan. Meron akong ibibigay sa'yo. Surprise. Sorry ko na sa ito, ha. Hindi pinatago mo sa akin bago ka operahan, eh. Akala ko po dati, hindi ko na po ito masusuot. Kasi akala ko po, hindi na ako gagaling. Thank you po, Tatay. Breakfast na hinanda sa'yo ni Mami? Ano bang gusto mo kinakain? Huwag ka mahihiya, sabihin mo lang, ha? Gusto ko na pong umuwi kayo na nanay at tatay. Ilang araw ko na po sila hindi nakikita. Ay, hindi ka ba masaya dito, Nak? Masaya po ako dito, Mami Gia. Dahil kasama ko po kayo. Pero namimiss ko na po sila nanay at tatay. Mami, dalawa na po natin sila, please. I'm sorry, Nak. Hindi natin pwedeng gawin yun. Bakit po, Mami Gia? Kailangan mo nang masanay na tayong dalawa lang. Para pag alis natin dito, pagdalaw natin sa Lolo Rafael mo sa London, masanay ka na tayong dalawa lang. London? Malayo po yun, ah. Ayoko po dun, Mami. Kaya yung kwarto ni Tol? Dito yun, ah. Ano po na, isipin na lang po natin. Nakikita naman din po natin si Heart ulit, eh. Nanay, nandito po ako. Uy, hello din po. Anak, nasaan ang mami mo? Tumakas ka? Anak, hindi ka dapat tumatakas. Mag-aalala sa'yo yung mami Gia mo niyan, eh. Ayaw na po ba sa akin, Tay? Anak, hindi sa ganon. Pero dapat hindi ka tumatakas. Delikado yun, eh. Tay, alam mo po ba? Dadalhin po ko ni Mami Gia sa London. Bakit po kayo bumayag, Tatay? Anak, kasi may kailangan asikasuhin yung Mami Gia mo sa London. May kailangan kasama ka niya doon. Babalik din naman kayo agad daw, eh. Salamat sa pagdating sa kanya. Anak, aalis na si tatay, ha? Magpapakabait ka dito sa mami mo.
hurt you? Hindi po, Tay. Hindi niyo po ako mahal. Hindi niyo po ako mahal. Hurt. Hurt. Nakausapin ko na lang siya, Ju. Yeah. Kailangan ba talaga ilayo yung bata sa akin? Nakikusap ako sa'yo. Baka naman pwede. Ju, pinag-usapan na natin to, di ba? Alam kong mahirap, pero nakaayos na kasi lahat eh. It's just temporary, Ju. Babalik din kami agad. Kailangan ko nang talagang gawin to. Ano to? Mga surat ko kay Heart. Kasi mula nung makuha mo to siya. Pakibigay na lang sa kanya. Pagdating niya sa London. Ngayon ay alis na Heart, no? Ngayon ba tayo nakapagpaalam na maayos? Mas lalo lang siya mahihirapan pag napakita pa tayo, Clara. Mas mabuti na to. Jude, merong gustong kumusap sa'yo sa labas. Tagal naman. Ano, saba? Ano? Ayun lang, maiwan. Basta wala. Ito na pala eh. Oo, sige na. Basta ba eh. Jude! Susi ng kotse ng anak ko. Hinarap ko para sa'yo kasi alam ko kuding yung taxi mo eh. Habulin mo si Hart sa airport. Ako, Lolo Rambo, salamat na lang. Hindi ko naman na magagamit yan eh. Magkasama na si Hart tsaka yung mami niya. Tsaka may kasunduan kami ni Gia eh. Na hindi na magpapakita kay Hart. Eh, paano yun, parang Jude? Dayaan mo lang umalis si Hart ng ganun-ganun lang? Hindi ganun kadali yun. Pero pinag-isipan ko mabuti. Inisip ko yung kapakanan ng anak ko. Kapakanan ni Hart? Ang mabuti para kay Hart ay eh, makapili niya ang pamilya niya. At kayo yun. Parang Jude, kailangan bang mahiwalay tayo kay Hart para makita niya si Dr. Gia? Oo nga kayo, Jude. Di ba dapat ang pamilya hindi dapat nag-iwa-hiwalay? Dapat lagi magkakasama sa lahat ng oras, sa hirap at ginhawa. Mang Jude, may pinabibigay nga po pala sa inyo si Hart. Sulat po. Dear Tatay, kahit ano pong mangyari sa akin dati, alam ko po, lagi po kayo nandyan para ipaglaban po ako. Tulad nung nagkasakit at nakoma po ako, nung mutiknan na ako mamatay, ginawa niyo po ang lahat para mabuhay po ako. Tinuban niyo po ang pangako niyo po sa akin. Lolo Rambo, 2:30 yung flight nila. Paabot pa ako. Ito, sige, go! Pulit ako dito! Sige, ano yun, Jude? Sandali lang. Importante lang talaga. Pasensya na po. Hindi po talaga pwede, sir. Pasensya na, anak. Nabigo ka ni tatay. Tatay? Hurt. Anak.
anak. Sorry, ha. Sorry, hindi ka agad pinaglaban ni tatay. Heart, anak. I don't think sa loob na mapapabasahin to. Sulat yan para sa'yo galing sa tatay, Jude mo. Jude, I'm sorry. I realize now kung gaano ka selfish yung gusto kong gawin. Kailangan ko muna buhayin yung sarili ko. Kailangan ko makalimot dun sa trauma na nangyari. At the expense of our daughter. Kaya ako na lang aalis si June. Babalik din ako. Paghanda na ako. I'm going to be a better mother for our daughter. Pero habang hindi pa nangyayari yun, kayo na muna makalang sa kanya. Nagaan niyo si Heart. Nagaan niyo siya mabuti. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, alam ko na ngayon, tama si Father Gab. Laging may magandang plano ang Diyos. Hindi pa lang siguro natin nakikita. Pero maghintay lang tayo. At patuloy na lumaban. At maniwalang pagkatapos ng lahat, may maganda itong pupuntahan. Kung ganito natin tatanggapin ang mga nangyayari sa buhay natin, kahit kailan, hindi tayo mabibigo. Kahit kailan, hindi tayo matatalo. Dahil ang lahat ng sakit at paghihirap na ito ay isa lamang paghahanda para matuklasan natin ang plano ng Diyos para sa atin. Anak, Bigo, di ka na.